Kape lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung saan-saan na napadpadang isip ni Hakim. Hanggang sa piliin na lamang niyang matawa at huwag niyang pag-isipan pa ng malalim ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang utak. Marahil ay iisa lamang ang lasa ng adobo dahil pareho lamang ang timpla na nagamit. Bukod pa rito ay alam ni Hakim na matanda na ang cook sa kanilang mansyon at napaka-imposible naman yata na ang cook ng kanilang mansyon at si Maria ay iisa. Sigurado naman kasi si Hakim na sa ibang pamilya nagtatrabaho si Maria. Subalit lingid sa kaalaman ni Hakim ay hindi na lamang basta-basta isang staff sa kitchen si Maria. Siya na rin ngayon ang nagluluto ng mga pagkain dahil nag-resign na ang dating cook nila. Hindi naman kasi alam ni Hakim ang mga ganitong klase ng pamamalakad sa kanilang mansyon. Dahil bukod sa wala siyang ideya rito, mistulay yatang kinaaaliwan niya na ang buhay niya bilang isang kargador. Dahil kung siya lang naman talagang masusunod, ay hindi hamak na mas pipiliin na talaga niyang mamuhay bilang kargador. Bagaman mahirap, nakakapagod at malayo sa kinagisnan niyang buhay, wari niya ay mas simple ito at wala siyang mabibigat na tungkulin at mga malalim na isipin. Is the food all right, sir? Tanong ng isang staff na nakatayo sa likod ni Hakim nang mapansin ito na tila natahimik si Hakim at natigilan. Doon na napansin ni Hakim na lumipad na pala ang kanyang isip at nawala na sa wisyo. Yes, it's good. Simpleng sagot lamang ni Hakim, sabay tango sa isa sa mga staff. Napailing na lamang si Hakim dahil mukhang napapadalas na ang kanyang pagkatulala sa tuwing naiisip niya ang buhay niya bilang kargador. Dahil kalakip nito ay siyang pag-iisip din niya tungkol kay Maria. Do I have any other appointments for today? Tanong ni Hakim sa kanyang assistant na nakatayo rin sa kanyang likod. Umiling naman ito at saka sumagot. You're done for the day, sir. Nang matapos na si Hakim sa pagkain at nang masiguro niya mula sa kanyang assistant na wala naman siyang ibang appointment para sa araw na iyon, ay minabuti niya ng magpahinga. Nang mahiga nga siya sa kama, ay merong isang ngiti na gumuhit sa kanyang labi nang mapagtanto niyang bukas ay magkikita na naman silang muli ni Maria. Kinaumagahan ay natapos na sa pagluluto ng agahan si Maria. At dahil siya ay Pinay, napapadalas din ang pagluto niya ng mga Pilipinong pagkain. Bagay na mukhang nagugustuhan naman ang kanyang pinagsisilbihan dahil wala namang reklamo ang mga ito sa mga niluluto niya. Nang maihain na ng servidora ang mga pagkain, ay palihim naman na nagtabi si Maria ng almusal. Ang almusal na yon ay ibibigay niya kay Hakim mamaya. Saktong mamamalengke rin naman siya dahil mamimili siyang muli ng mga sangkap. At maaari niyang ibigay ang pagkain dala-dala niya kay Hakim dahil siguradong magkikita na naman silang muli mamaya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay talaga bang napakagaan ng loob ni Maria sa kargador na nakadaupang palad niya sa palengke. Excited at tuwang-tuwa siya sa tuwing dinadalhan niya ng pagkain ng binata at sa tuwing hinihintay niyang kung anumang magiging reaksyon nito. Maria, don't forget to buy the herbs and the spices for the meals, okay? And hurry up and come back before lunchtime. Utos ni Isa kay Maria na ikinatangon naman ito. Yes, madam, I will be quick and I will be back to cook for lunch. Kinuha na ni Maria ang bag na lalagyan niya ng kanyang mga bibilhin. Nakatabi na rin doon ang pagkain na ibibigay niya kay Hakim. At nang makarating siya sa palengke, imbes na unahin niya ang bilhin ng mga sangkap na kanyang kakailanganin, ay dumiretso siya sa eskinita kung saan sigurado siyang naroroon si Hakim. At pagkarating niya nga roon, ay saktong naroon ang kargador na mistulang kakatapos lamang magbuhat ng kung ano-ano dahil napupunas pa ito ng pawis at parang hingal na hingal pa dahil sa pagod sa pagbubuhat. Pagod na pagod ka yata, bati ni Maria nang makita si Hakim na para bang hapong-hapo. Napaangat ang tingin ni Hakim at tila lumiwanag ang kanyang mukha nang makita si Maria na nasa kanyang harap.
Medyo, ang dami ko agad binuhat. Umaga-umaga pa lang. Sagot naman ni Hakim, sabay pilyong tumingin sa bag na hawak-hawak ni Maria at saka pabirong sumambit dito. Gutom na nga ako eh. May pagkain ka ba riyan? Akin ba yan? Bahagyang natawa si Maria. Ikaw ha, nasasanay ka na. Pero oo, para sa'yo naman talaga to. Sagot naman ito, sabay upo sa tabi ni Hakim at abot sa kanya ng pagkain na inihanda niya para dito. Tuwang-tuwa naman si Hakim habang binubuksan ang pagkain na daladala ni Maria. Halos mapapikit pa nga siya nang amuyin niyang napakabangong almusal na yon. Gayunpaman, biglang napakunot ang noon ni Hakim nang mapagtanto niya na ang almusal na daladala ni Maria ay kaparehong kapareho ng almusal na inihain sa kanya kaninang umaga. May problema ba? Ayaw mo ba ng pagkain? Nag-aalala lang tanong ni Maria. Okay lang naman kung ayaw mo. Pasensya ka na, tiyan ang naluto ko kasi kaninang umaga. Ano bang gusto mong kanin para sa susunod ay alam ko nang iyon ang mailuluto ko para sa'yo? Nagmamadali namang umiling si Hakim at saka nginitian si Maria. Naku, hindi. Gusto kong binigay mo sa akin pagkain. Pagod lang siguro ako kaya medyo napakunot ang noob ko. Mukha namang masarap itong niluto mo at nakakabusog. Kakainin ko na ha. Wika pa ni Hakim bago tuloy ang kainin ang dalang pagkain ni Maria. At hindi nga siya nagkakamali dahil maging ang lasa ng pagkain na dala ni Maria ay kaparehong kapareho ng almusal na kinain niya kanina. Bumalik tuloy sa kanyang isipan ang adobong kinain niya kahapon na siyang bigay rin ni Maria sa kanya. Doon na biglang kinabahan si Hakim dahil noong una ay mukhang nagkataon lamang lahat. Pero ngayong ikalawang beses nang nangyari ito, ay mukhang malabo nang nagkataon lamang ang lahat. Napaisip si Hakim habang kumakain sa posibilidad na baka talagang meron na silang koneksyon ni Maria simulat sa pool pa lamang. Hindi kaya sa mansyon niya nagtatrabaho si Maria? Posible kayang empleyado niya ito? Sa kabilang banda naman, ay tuwang-tuwa si Maria habang pinagmamasdan si Hakim na kumakain. At mukhang sarap na sarap sa kanyang niluluto. Mahilig kasi talaga magluto si Maria at tila lumulundag ang kanyang puso sa tuwa sa tuwing nakakapagluto siya para sa ibang mga tao at kapag nasasarapan sila sa kanyang mga putahe. Pakiramdam kasi niya ay nakakapagpasaya siya ng ibang tao sa pamamagitan ng mga pagkain na kanyang niluluto. Pwede ba akong magtanong? Biglang wika ni Hakim habang nasa gitna ng pagkain. Hindi na kasi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pag-uusisa at talagang gusto niya nang malaman ang pagkatao ni Maria. Ngumiti at tumango naman si Maria at saka umayos ng upo. Oo naman, pwedeng-pwede. Teka, seryoso ba? Naku, kung perang kailangan mo, ay wala rin ako niyan ha. Biro ni Maria na bahagyang ikinatawa naman ni Hakim. Hindi yun. Napansin ko kasi puro Pinoy foods ang niluluto mo. At ang sarap-sarap nilang lahat. Pwede bang malaman kung bakit puro itong niluluto mo? Siyempre, bukod sa Pinay ka, sigurado naman ako may iba pang potahe ka pang alam lutuin. Sunod-sunod na tanong ni Hakim. Natigilan naman si Maria dahil sa naging tanong ni Hakim. Hindi kasi siya sigurado kung nararapat bang ipagsabi niya ang kanyang trabaho sa iba. Napansin naman ni Hakim na nag-iba ng mood si Maria. Kung ayaw mong sagutin, okay lang naman. Baka isipin mo nagre-reklamo ako sa pagkain, hindi ah. Masarap talaga mga luto mo. Promise. Mukhang masusustansya pa lahat at talagang napakasarap. Masaya ako na nakakain ako ng mga ganito ulit. Nagpalingalinga si Maria sa kanyang gilid para masiguro na walang ibang taong nakarinig sa kanilang usapan ni Hakim. Di naman sa ganun. Pero kasi... Pero... Pag-uusisa pa ni Hakim. Nang masiguro ni Maria na silang dalawa lang naman ang tao sa eskinita, ay hinarap niya na si Hakim para ikwento sa kanya ang kanyang trabaho. Atin lang to ha.
Huwag ka maingay, secret lang. Si Melay lang naman ang ibang tao na nakakaalam nitong trabaho ko eh. Panimula ni Maria at saka huminga ng malalim bago ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Nagtatrabaho kasi ako para sa hari ng bansa. Doon ako nakatira sa mansyon nila. Eh, yung isang anak daw ng hari, mahilig ng pagkaing Pinoy. Hindi ko nga rin alam kung bakit yun ang gusto niyang kainin. Eh, kailan lang ako nagsimulang magluto ron kasi staff lang naman ako sa kitchen. Eh, nag-resign yung talagang cook doon. Kaya ako nang nagluluto ngayon. Masaya naman ako. Kasi bukod sa nakakapagluto ako, na siyang hilig ko naman talaga, Pinoy foods pang naluluto ko kaya parang nasa amin lang ako ulit. Buti nga't yun din ang paborito ng anak ng hari dahil nakakapagluto ako ng mga ganun. Kwento ni Maria kay Hakim. Biglang nakaramdam ng pangingilabot si Hakim at tila ba tumayo ang kanyang mga balahibo sa katawan nang mapagtagpi-tagpi niya ang lahat at nang mapagtanto na malamang sa malamang ay siyang tinutukoy ni Maria. Tapos, nagtatabi na talaga ako ng mga niluluto ko para meron akong kainin. At saka para rin maibigay ko sa'yo. Eh malalagot kasi ako kapag nalaman ng mayordoma namin na nagtatabi ako ng pagkain. Mamaya baka matanggal pa ako sa trabaho ko. Hindi naman ako po pwedeng matanggal sa trabaho ko kasi ako na lang inaasahan ng pamilya namin. Nakakahiya naman sa kanila kung uuwi ako ng Pilipinas ng wanlama lang na pala na kahit na ano. Puno ng pag-aalala ang pagpapatuloy pa ni Maria. Kaya naman kahit na nangungulila na siya sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas, pilit na lamang siyang nagpapakatatag dahil kailangan niya magtrabaho para sa mga ito. Kailangan niya magbanat ng buto para mabuhay ang kanyang pamilya. Gayunpaman, lumilipad na namang muli ang isip ni Hakim habang nakatingin kay Maria na nagkukwento kung ano-ano ng mga bagay ang tumatakbo sa kanyang isip at talagang kinukutuban na siya na sa mansyon niya nga nagtatrabaho si Maria. Ilang sandali lamang ay biglang napabalik ko si Maria. Naku, napasarap yata ang pagkukwentuhan natin. Kailangan ko nang mamili ng mga sangkap at kailangan ko nang bumalik sa mansyon. Mamaya ay mapagalitan pa ako ng mayordoma namin. Tumayo na si Maria at saka nagpagpag ng kanyang sarili. Napabalik naman sa ulirat si Hakim nang marinig ang pagpapaalam ni Maria. O siya, mauna na ako ah. Basta secret lang natin yung trabaho ko ah. Huwag ka mag-alala, dadalhin pa rin naman kita ng pagkain. Sige na, mauna na ako at kailangan ko nang mamili at umuwi. Paalam ni Maria at saka tumalikod na. Habang si Hakim naman ay naiwan doon na tila napakalalim pa rin ang iniisip. Nang makauwi si Hakim sa mansyon, ay agad niyang pinatawag ang kanyang assistant upang masiguro niya na ang kanyang mga hinala. Yes, sir? Tanong ng kanyang assistant sa kanya. I need you to give me all the list of the names of the staff working here, including their nationalities and such. I need to background check each of them and make sure they are all legal. Utos ni Hakim na agad namang sinunod ng kanyang assistant. Makalipas nga lamang ng ilang sandali ay may iniabot ng binder ang assistant niya sa kanya kung saan naroon ang mga impormasyon ng lahat ng mga nagtatrabaho sa kanilang mansyon. Binuklat na ni Hakim iyon at hinanap niya ang pangalan ni Maria at hindi nga siya nagkakamali dahil kalakip noon ay ang larawan ng dalaga. Siya na pala ang cook ng kanilang mansyon at matagal-tagal na rin pala itong nagtatrabaho sa kanila at wala malang siyang kaide-ideya. Bahagyang nagulat si Hakim sa kanyang nalaman pero mas nangibabaw sa kanya ang saya. Nahalatang halata naman sa ngiting gumuhit sa kanyang labi habang nakatingin sa larawan ni Maria. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.